What's up mga kapatid? Welcome ulit sa ating bagong video reaction review, commentary, opinion at kung ano-ano pa. Ito mula kay Kian Thoughts mga tol, no? Bata sa Iloilo, nakakagawa ng apoy gamit ang isip. Parang telekinesis mga tol, no? So yan ang ating bibigyan ng reaction ngayon mga tol. At mga taong may kapangyarihan daw, sana all may kapangyarihan, no? So wag na natin patagalin to, total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Oy, ang sakit niyan. Luluha ka ng ganyan? Aminin mo kaibigan, minsan pumasok din sa isip mo ang tanong na paano nga kaya kung mayroong ka ding superpowers? Mm-hmm. Sa video na ito ay itatampok natin ang 7 natatanging mga kabataan na may kakaibang abilities o superpowers. Kung mahilig ka sa mga video na katulad nito, huwag mong kalilimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell icon kaibigan. Follow mo na rin ang ating Facebook page at Instagram account. Kian Thoughts. Sa dinami-dami ng mga pelikula tungkol sa mga superheroes na may kapangyarihan at kakaibang kakayahan, madalas ay hinahangaan natin ang mga ito. Pero alam mo ba na sa ating mundong ginagalawan pala ay may mga taong mayroong espesyal na kakayahan at nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan? Kaibigan, narito ang 7 sa mga bata na nagtataglay ng sobrang espesyal na abilidad o superpowers. Mm-hmm. Number 7, Hasna Masalmani. Sa Lebanon, isang batang babae ang nadiskubre na mayroon siyang kakaibang abilidad. Si Hasna Masalmani ay isang 12 taong gulang na bata na may kakayahang lumuha ng kristal na bagay. Wow! Sa isang araw nga daw ay kayang-kaya niya magpalabas ng 7 hanggang 8 babasaging kristal mula sa kanyang mga mata. Sinabi ni Hasna na kahit na matatalas ang mga piraso ng crystal object na lumalabas mula sa kanyang mga mata, hindi siya nakakaramdam ng kahit anong sakit. Mm-hmm. Isang bagay na hindi talaga maipaliwanag maging ng mga doktor na tumitingin sa kanya. My Number 6, Natasha. Ayos yun eh, no? Kung yung crystal na yun, yung mga mahalagang crystal na pwedeng ibenta, no? Yung kakayaman yun, no? Parang yun sa Ghost Fighter, no? Lumuluha ng ano, perlas. Ng mga doktor na tumitingin sa kanya. Number 6, Natasha Demkina. Isang batang babae naman mula sa Saransk, Russia, ang di umano'y mayroong isang X-ray vision. Wow! Isang kakaibang abilidad kung saan kayang-kaya di umano nitong makita ang kaloob-looban ng isang tao hanggang sa body organs at mga buto nito sa pamamagitan lang ng kanyang mga mata. Alam mo ba na 10 taong gulang pa lamang si Demkina noong matuklasan niya ang kanyang kakaibang kakayahan? Sinabi niya na nakita niya ang body organs ng kanyang ina at tinawag niya ito bilang medical vision. Nagagawa daw niyang i-switch ang kanyang vision mula sa regular papunta sa X-ray vision. Maganda yung ganitong kapangyarihan mga tol, nakakayaman to, no? Halimbawa, no, sasali ka sa ano, sugal. ano bang mga laro yung pwede mong paggamitan ito? Yung sa mga baraha, no? Sa mga poker, mga ganon, no? Tapos makikita mo kung ano yung mga barahang hawak nila. Nakanang yan, no? Ang tindi nito. Marami ang nagakala na naglalaro lamang o gawa-gawa lamang niya mm-hmm. ang kakaibang kakayahan ito. Subalit, nagulat ang marami dahil ang kanyang mga visions ay tugma sa medical analysis ng mga doktor. Ooh. Sumikat si Natasha hanggang sa ma-feature nga siya sa iba't ibang TV shows sa iba't ibang panig ng mundo dahil sa kanyang natatanging kakayahan. Mm-hmm. Number 5, Emma Tablate. Isang bata naman mula sa Iloilo, Philippines. Oy, sa Pilipinas. Ang mayroong kakaibang kakayahan. Ang kakayahan gumawa ng apoy sa pamamagitan lamang ng pag-uutos sa isang bagay na mag-apoy. Tinatawag din ito bilang pyrokinesis o ang kakayahang kontrolin ng apoy gamit lamang ang isipan. Mahirap to pag nagalit, no? Kayang sunugin ang bahay mo, no? 3 taong gulang pa lamang si Emma Tablate nang magsimulang mag-develop ang kanyang kapangyarihan. Utusan lamang niya ang isang bagay na nais niyang mag-apoy at bigla na lamang itong magliliyab. Mm-hmm. Siyempre, kumalat ang kwentong ito ni Emma
maging ang mga mainstream media at ang mga prime TV shows sa bansa ay naging interesadong ipalabas ang kanyang kwento. Maraming mga witnesses katulad ng kanyang kapitbahay, mga kaibigan, mga pulis at maging mga kameraman na nag-cover sa kanya ay nagpatotoo sa kakayahang ito ng bata. Naniniwala naman ang mga sugo ng simbahan na ito ay maaaring gawa lamang ng demonyo. Ang iba naman ay sinasabing ito ay posible daw nagawa ng mga laman lupa. Ako kung magkakaroon ako ng power, gusto ko yung pag gumagana yung adrenaline. Yung pag gumana adrenaline natin, magiging mabilis sa sobrang bilis natin mag-isip. Yung tipong babagal yung nasa paligid mo. Alam mo yun? Kasi may iwasan dun yung mga ano eh, mga bagay na hindi ka nais-nais eh. Halimbawa, pagkahulog ng pinggan, makakabasag ka ng pinggan. Dahil gumana adrenaline mo, may kita mo yung pinggan, dahan-dahan bumabagsak. So, mas masasalo mo. Diba? O kaya, nagmumotor ka, no? Malapit ka na, babangga ka na. Dahil gumana adrenaline mo, babagal ang paligid. So, mabilis ka mag-isip, eh, maililiko mo at hindi ka makaka-aksidente, no? O kaya, hindi ka makaka-aksidente. Ganun yung mga magandang adrenaline, no? Number 4, Yang Jinlong. Sa bansang China, isang 11 taong gulang na batang lalaki naman ang di umano'y nagtataglay ng superhuman strength. Wow, maganda rin yan. Sa kanyang murang edad ay kayang-kaya niyang buhatin ang kanyang ama na doble ang bigat sa kanya. Kaya din itong buhatin ang 100 kilo ng simento na parabang nagbubuhat lamang ng balahibo. Parang ano no, chimpanzee mga kapatid. Alam niyo ba yung mga unggoy? No, doble din o triple pa ang lakas nun kaysa sa isang normal na tao. Ganon katindi yung mga ano, mga chimpanzee, mga unggoy. Bukod pa dito, alam bang gamit lamang ang lubid ay nagawa din niyang hilahin ang mahigit sa 1 toneladang sasakyan. Mm-hmm. Una niyang naipakita ang kanyang superhuman strength nung siya ay 11 months pa lamang. Wow. Dito ay binuhat niya ang 5 kilong drum ng walang kahirap-hirap. My goodness. Number 3, Ivan Stoljikovic. Isang batang taga-Croatia naman ang pinagkaguluhan ng media at nabansagan bilang real-life Magneto dahil sa kanyang magnetic ability. Mm-hmm. Kaya niyang i-magnetize ang kanyang katawan upang dumikit sa kanya ang bakal. Ito yung mga ano, no, real life X-Men, no, may mga taglay na kakaibang superpower, mga mutant tumata eh. Kung iyong titingnan ay normal na bata lamang naman itong si Ivan, subalit kumalat ang isa sa kanyang mga video kung saan nakadikit sa kanyang katawan ang iba't ibang uri ng bakal katulad ng kaldero, plato, kutsara, tenedor at iba pa. Sinabi ng kanyang mga magulang na sa abilidad na ito ni Ivan ay kayang-kaya niyang buhatin kahit ang 20 kilo na bagay basta ito ay may bakal gamit lamang ang kanyang magnetic ability. Wow. Number 2, Gabby Gingras. Isa namang batang babae mula sa United States ang susunod sa ating listahan. Malamang ay maraming magkaka-interest na magkaroon ng abilidad na ito. Ito kasing si Gabby, alam mo ba, hindi ito nakakaramdam ng sakit. Uy! 3 taong gulang pa lamang ang batang ito nang nadulas siya sa kanilang garahe. Yun, maganda nun, no? Hindi ka nakakaramdam ng sakit, pero may disadvantage din yun, no? Pero maganda yun, no? Hindi ka nakakaramdam ng sakit, yung tipong iniwang ka na, hindi ka pa rin nasasaktan. Yung mga ganda, ibig sabihin physical pain, no? Yung tipong kahit na masugatan ka, hindi mo mararamdaman yung mga ganung mga bagay. No, pwede kang operahan ng ano, no? Operahan ng walang anesthesia. Humampas din ang kanyang ulo sa kanilang lababo. Name it, marami siyang aksidente na naranasan, subalit hindi niya ito ininda. Siguro nasira yung ano, yung dito sa part ng utak niya, yung nagbibigay sa atin ng senyales na masakit. 'Di ba may ganun sa isip kasi 'yun eh. 'Di ba may yung ano ba 'yun? Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Basta 'di ba meron part sa utak natin 'no nagbibigay ng signal sa atin o yung part ng utak natin na nagsasabing masakit 'tong bagay na 'to, 'no? Nararamdaman natin. Ipinanganak na kasi ang batang ito na mayroong nervous disorder kung saan wala siyang sensitivity to pain. Yun! Kung ganito ang iyong ability, sobrang daming disadvantage. Sa kaso ng batang ito, kailangan laging maraming nakabantay sa kanya dahil alam mo ba na 1 beses ay natanggal ang isa sa kanyang mga mata.
at ilang parte ng kanyang mga ngipin ng hindi niya nararamdaman. Yun number lang. One. Yun lang, putol na pala yung kamay mo, hindi mo pa alam, no? My goodness, o nga, no? Yun ang disadvantage, no? No? May sumaksak na pala sa likod mo, no? No, mauubusan ka na ng dugo, di mo pa alam. My goodness. Ben Underwood. Si Ben ay katulad ng ibang mga bata. Naglalaro ng bisikleta, video games, at iba pang laro kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kaibahan nga lang, bulag itong si Ben. Wow. 3 taon pa lamang siya nang nawala ang kanyang paningin dahil sa cancer. Hindi naman ito naging hadlang sa kanya para mabuhay ng normal. Sa katunayan, ang kanyang abilidad na tinatawag din na echolocation o ang paggamit sa kanyang pandinig bilang mga mata. Ang kakayahang ito ay katulad din ng abilidad ng mga dolphin at paniki kung saan mas matalas ang kanilang sense of hearing. Kaya nilang ma-identify ang mga bagay-bagay sa pamamagitan lamang ng tunog nito. Nakakalungkot lamang na pumanaw na si Ben Underwood ilang linggo lamang bago ang kanyang 17th birthday. Oo, maikli lang ang lifespan. Gayunpaman, nag-iwan pa rin siya ng napakalaking legacy. Maraming mga organisasyon sa mundo ang nahikayat na magturo na rin ng parehong teknik na ginamit niya para maka-adapt sa kanyang mundong ginagalawan. Mm-hmm. Crazy as it may sound, pero talagang may mga bagay na mahirap ipaliwanag. Ikaw kaibigan, kung bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng kapangyarihan, anong superpower ang gugustuhin mo at bakit? You know, so kayo kung magkakaroon kayo ng superpower mga tol, no? Ano yung gusto nyong power na inyong mata mo o magkaroon, no? Ako tulad yung sinabi ko kanina, kung pwede, no? Gusto ko yung tuwing magkakaroon ng adrenaline rush. Yung tipong babagal yung paligid mo, sa sobrang bilis mo mag-isip, babagal yung paligid mo, no? Alam mo yung katulad kay Spider-Man, yung spider stink niya. Extinct niya ba yan? Spider stink niya. Mga kapatid, yung pag sinuntok siya babagal na sobrang bilis niyang kumilos, no? Yung parang ganun. Parang ganun, no? Instinct niya pala, instinct. Spider instinct niya, mga kapatid. So, anong masasabi ninyo dito sa video nito, mga tol? Comment kayo sa baba at syempre pag-usapan natin yan sa susunod nating video. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!